Pinangangamba na ngayon ang ilang nagtitinda ang paghina ng kanilang kita kung sakaling ipasa ang panukalang taasan ng buwis sa mga junk food at matatamis na inumin. Live mula sa Quezon City, meron ang balita si James Agustin. James. Gang, good morning. Aminado yung mga nakausap ko na mga may-ari ng sari-sari store na hihina yung kanilang benta kapag tinaasan pa yung buwis sa mga junk foods at yung mga tinatawag na sweetened beverages. At sabi nila kapag nangyari daw ito, ay mapipilitan sila na magtaas din ng presyo. Ang Department of Health naman, pabor doon sa yung mga magulang na nakausap natin sa panukala na sinasabi ng DOH. Ito lang ho bang inaasahan yung pansari-sari? Pasado alas 5 ng umaga nang buksan ng mag-asawang Merly at Anastasio ang kanilang sari-sari store sa Barangay Piñahan, Quezon City. Ito raw ang ikinabubuhay nila. Mabenta daw talaga ang junk foods tulad ng mga chicheria, maging ang mga sweetened beverages gaya ng soft drinks. Kung sakali man daw na mas taasan ang buwis na ipapataw sa mga ito tulad ng panukala ng DOH, mapipilitan silang magtaas din ng presyo. Tataas ang presyo. Siyempre, tataas ang presyo yung paninta ko. Kasi ang namimili, naninibago lagi. Naninibago lagi pag namili sila. Bakit daw ganun? Taas naman. Tapos yung sahod, ganun pa rin. Sabi ng DOH, ang panukala ay para maiwasan ang obesity at pagiging overweight lalo na sa mga bata. Makakatulong din daw ito sa ekonomiya dahil mas malaki ang buwis sa mga kolekta na maring magamit sa pagpapatupad ng universal healthcare sa bansa. Si Menard, inabutan namin bumibili ng soft drinks bago pumasok sa kanyang trabaho. Ang higit na nahihirapan kasi dito, yung mga mamamayan, abot ang taas nila ng mga presyo ng bilihin, hindi naman tumataas yung ating sweldo. Kahirapan, naghihirap na nga po ang Pilipino, pinahihirapan pa. So ang buwis naman po, wala naman pong problema sana kung napupunta lang to sa maganda. Sa isa pang sari-sari store, bida raw talaga ang soft drinks at junk foods kapag merienda. Umaabot nga raw sa 5 case ng soft drinks ang nauubos nila kada araw. Aminado si Melby na hihina ang bentahan kapag nagpataw ng mas mataas na buwis ang gobyerno. Tataas din po kami. Kung tataas po ang, kung magkakaroon po ng buwis talaga, tataas po yung tataas din po yung presyo ng pagbibigay namin sa mga customer po. Para naman kay Mami Lloyd na inihatid ang dalawa niyang anak sa sakayan ng tricycle, mas mainam na mahalan ang presyo ng mga junk food at sweetened beverages. Sinisiguro raw niya na mas susustansyang pagkain ng baon ng mga anak. Para hindi na po sila bibili instead na junk food and soft drinks, biskuit na lang or gatas. Samantala, Igan, sabi pa ng Department of Health, pinag-iisipan pa kung magkano yung dagdag na buwis na ipapataw doon sa mga junk foods at sa mga sweetened beverages. Yung manon ng balita mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin, buong puso, para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.